episode. Mo sinaw bitaw siya ma, mangitsura din mo bugat po dya. Ultimo gani ang kuan, kanang bayer. Natural, estrikto kang bayer. Anaon ang palay. Siya nga sinaw kayo yung kuan, no? Kanang panit ba? Niya, i-compare sa uban. Lahi lagi niyo ha. Wa sila kabalo nga kuan di ay. Armory di akong kuan gitira. Hindi na ako lilipat pa sa iba. Yung armory na ang ilalagay ko kasi diyan ko nakita at saka na-prove ko talaga na yung harvest ko tumaas. Importante ngang gumamit ng fungicide para maging malusog ang mga palay at maiwasan ang mga sakit. Pero ang armura na palay booster ay may katandem para sa bigat punong butil na iwas sakit, linis dahon pa. Huwag pakampante dahil bukod sa armure, handog ng Syngenta ang booster ng palay booster, ang Ortiva Top. Non-stop learning talaga ang kailangan sa mga teknolohiya at diskarteng pang-agri kaalaman para masaganang ani ay makamtan. Ako si Rica at samahan niyo akong alamin ang mga bidang kwento ng ating mga kalahok dito lang sa Ortiva Top sa Ani Challenge. Napatunayan nga ng ating mga kapartner na subok na ang Armure Fungicide. Ngunit, para sa mas magandang ani, dapat may kapartner ito. Yan ang Ortiva Top. Tandaan na kung ang Armure ay kinailangan ma-spray pagdating ng 30 to 45 days o sa panahon ng pagsusuwi hanggang paglilihi ng palay, pagdating ng 50 to 60 days naman na siyang panahon ng pagbubuntis ng palay, ay importanteng masuportahan ito ng pag-spray ng Ortiva Top. At pagdating ng 70 to 80 days naman na siyang panahon ng panganganak, ay mag-spray uli ng Armure para sa mas mabigat at kinis-kinang na butil. Pero bakit nga bang sa panahon ng paglilihi, pagbubuntis hanggang sa paglalaman ng palay ay kritikal ito? At bakit kailangan masigurong protektado ito sa mga sakit? Parang gatao rin yan eh. Ganito ba? Yung pagbubuntis mo dapat maalagaan para yung development ng bata maganda. Yung healthy tapos yung buong buo. So ganito rin yan sa palay. So mula sa pagbubuntis, dapat maalagaan sila, mabigyan ng tamang abono, alagaan yung kanilang health, parang ganon, pag sa tao, hanggang sa maglabas na itong bunga na ito. At this time, medyo sila, sabi mo na crucial pa rin ito kasi kung baga kung nasa pollination stage ito, yun na mag-develop, maging butil yan siya. Base nga sa gabay ng Syngenta dito sa ating Ortiva Top sa Ani Challenge, ay kinailangan masubukan ng ating mga kapartner ang mga fungicides na Armure at ang produktong Ortiva Top alinsunod sa tamang rice crop support ng Syngenta. Sige nga't kamustahin naman natin sila matapos nila itong masubukan. Sumala po sa akong observasyon, kaya naamang ko yung tanong akong i-applyan sa Ortiva Top. So nakita na ko nga dako kayo ang diferensya kay healthy, kayo ang dahon sa akong humay. O niya ang plaglip, himsong kayo. O niya ang uhay, tagas. O niya ang iyang mga saha, matingalan lang ako maintainer nga nagbunga kini. So nakapunta na ako maintainer nga unsa man ang kasi tambal nga nung nadaghan man nga hasta ang mga gagmay kaya nga saha nagbunga man. Akong ingon siya, kala siya bago nga chemicals nga itrojo sa ato sa Syngenta nga dako kayo katabang sa ato nga mag-uma. Sa akong observasyon, dako kayo kayong diferensya kay sa una ni harvest ko 160 kasako. Ang karon akong estimate mo, budagan ng 200 siguro ni kay sako. Sa karon sa akong nakita sa humay, sa paggamit ako sa Ortiva, kay ang pikas area na ko, naman to'y wala na ko gamitan kay para makita yun na ko ang epekto sa Ortiva. Akong kitandi-tandi, akong ikuha atong uway atong naging adlaw, ako aging gitapad ang duha. So nang nakita sa ako sa gigamitan ako sa Ortiva, mas tagas og uway, niya mas daghan bito iyahang, kanang iyahang mga lugas, kaysa katong wala na gamitan. Ang akong naobserbaran ini, sukat sa iyang pagawa sa bunga, himsog ang iyang bunga, bosok, niya sinaw,
ilabi na kini iyang dahon. Hinog na nga itong humay ang iyang butil, pero ang iyang dahon birdie pa, green pa yun. Karon first time pa na ako nga nakagamit ang urtiba, kita agin na ako ang diferensya. Nakita na ako ito kung na-esprayan nga walay damage. Sinaw kayo iyang bunga, ang iyang plug lip, green pa. Kaya bisan ang mga tao mga labay, kanara mga tapis ko na sada, mga guwapo gito yung humaylot. So, nalipay gud ko ma'am nga nakatubas gud ko og dako, murag dili gud ko matuom. Nasyak gud ko nga nakatubas ko og 152 sacks. Imagine ba kung ko makaingon gud ko nga Lord, thank you kay first time gud ni ako nga nagtaas gud ako ang ani kay dahil sa urtiba tap, dako gud ang diferensya. Atong previous nga cropping 91 lang gud na ako ang nakuha nga number of sacks karon 152, imagine dako gud ang kuan ang increase. Mao na nga nalipay gud ko eh, kay s'yempre imagine nga s'yempre mangunguma sa karong panahon lisod gud kaayo. Sa una, gamit ako sa nga muri sa lakagi pero 100 lang ako na abot nga mga sako. Subong kayo nakagamit ako sa armory, kag nakagamit ako sa urtiba tap, naka 121 sacks na ako subong, tag 16 kilos, ang square per sacks, 15 pesos ang palit sa akin, naka 22,000 ako. Tapos ginminusan sa akin niya puhunan, mga 3,000, naka 19,000 ang ako na naabot. Nakasulay na ko naggamit sang urtiba tap kag ang armory. Karon wala na ko naghadlok nga magsali sa urtiba tap challenge kay nasulayan na gid na ko ang kanindot sang humay ko sinaw tinggas kag walay gid sakit pati ang dahon. Kaya dito ko nakita gid ang bunga sang palay ko nagagamitan ko sang urtiba tap kag armory. Karon nakita ko na pugi na gid ang akong palay karon tungod sa wala ko nagabiya sa gamit sang urtiba tap kag armory. Nagaangat na ang akong harvest. Bisan barato atong presyo, makabawi naman ta sa ani. 2 years na ko gagamit sang urtiba tap. Karami lang sang urtiba tap kay 2 tons ang akon nga dagdag sang harvest. Sang una nga armory lang, ya 5 tons lang ko. Sa buong nga panahon, barato ang palay. Tapos mahal ang inputs. Pero kung nagagamit ka sang urtiba tap pag armory, mas dagdag ang ani. Kaya makabuligid sa amon nga mga farmers. Taas ang harvest. Inubanan po sa tabang sa produkto sa Sinjunta, ang armory o ang urtiba tap. Makita na ito karon ang itong tindog sa umay. Limpyo, sinaw ang bunga, way tatsa ang dahon. So, expected nga maayo siguro ang harvest. Dili tahupon, bisag ang iyang abaga na ay unod. Mao na makaingon ko nga nakadugang gid siya sa iyang yield. Kadalasan yan, pag nag-harvest kami, pag pinipisil mo yung puno ng uhay, ang lumalabas doon, ano pa rin, malambot. Parang gatas na hindi natitigas. Ngunit nung kami ay naggamit nitong urtiba tap, pati dito sa shoulder niya, may laman. Kaya doon tumataas yung harvest natin. So malaking tulong yun. Imagine kung yan sa puno, umaabot ng 100 na butil. Sa ilang milyon niya na butil, so makakaproduce ka rin ng malaki. Puno ng uhay, may laman. Makaproteksyon gisa sa kintibukan nga spito sa palay. Gikan sa punuan, hangto na siya ang bunga. Himsog kaayo og tinaw ang tipasi. Walay muatake nga punggos. At ito nga wala pa ko nagamit, wala pang sinjinta, kaan lang siya. Murag wala kayo sa ikanang unod bitaw ang pasi. Sa paggamit na nako sa armory, sa urtiba tap, puros yun may sulod ang maong pasi. Ito, nag-increase yun ang kuan, ang ako ang abot ato.
mas mahusay na proteksyon laban sa mga sakit? Check! Mas makinis at buong butil? Check! Mas mabigat at maraming ani? Check na check! Sa pinagsamang puwersa ng Armure at Ortiva Top, marami na nga sa ating mga kapartner na kumasasahamon ang naniwala at napabilib sa magandang benepisyo sa paggamit ng Ortiva Top. Mula sa mga Armure user lamang na ating mga kapartner noon, ngayon ay Armure at Ortiva Top user na rin. Mas sadagid ang resulta karon kay nanay tandem ang Armure nga Ortiva Top. Duwagid sila ang reason. Dapat nga ipartner yun ako ang Ortiva Top ug ang Armure. Kay siya yun ang nagdag kanang bida sa among akong tanom nga humay. Diehard gigo sa Sinjinta, sa Armure o ang Ortiva Top. Tinuod gid na siling nila nga booster ng palay booster ang Ortiva Top. Tungod kay nagdamo na gid ang akong harvest. Matuog yun ko kay kana nagud ang number bags na kuha na ko. Dili niya ingon-ingon lang kayo kana o. O dito pa sa gawas, mauna nga pasalamat gid ka sa inyong produkto. Tiwala ako sa Sinjinta, tiwala ako sa Ortiva Top. Kaya naman, abangan ang mga susunod na episodes dahil malalaman na natin kung ano ang bunga ng kanilang pagtanggap sa hamon. Abangan sa susunod na episode. Akong humay, amo ang ginahabol sa mga buyer. Excited din ko mag-harvestan eh. Ito ang tinatawag natin na greenfield test. Ano po ba ang ginagawa dito? Paano po ba ito? Dito lang yan sa Ortiva Top sa Annie Challenge.